The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own word, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore. You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or at cockcrow or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all. Watch." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our annual Advent Recollection. I confess, pagpasok ko kanina sa pinto, wala akong kakaba-kaba. Hindi kukulangin ang lugaw ngayon. Unless may mga late na. Yung iba kasi lugaw lang makabol eh. The title of our Advent Recollection is Waiting and Becoming. Waiting and Becoming. You wait because you want something to happen. And you wait because you want someone to come. But part of the waiting is to become. To become from to. Ibig sabihin, merong pinanggalingan. Meron kang dating ikaw. Upang ang iyong kasinuhan ngayon ay bago. Meron kang bago. Maliban sa pagtanda, kasi kung dumating ka last year, mas patanda ka ngayon ng 1 year. Di ba ba? No? Wala kang magagawa yun. Bahagi yun ng iyong pagkatao. Pero ang malaking tanong ay, meron bang pagbabago? Meron bang higit na pagbuti? Meron bang pag-mature? Nabawasan mga kasalanan? Kaya nga, palagi ko yung sinasabi, as we come closer to God, we become sinless. Hindi yung wala kang kasalanan, kundi you sin less. Kung 7 araw ka nagchichismis dati, hari nawa, 5 na lang ngayon. Di po ba? Tapos next year, 6 na naman. Pero hari nawa, maging 4 bago ka mamatay, di po ba? Ano? You become better. The first reading is a humble confession of who am I before God. Who am I? My dear friends, my brothers and sisters, ang pagdating ng Diyos ay hindi pangangailangan ng Diyos. Ang pagdating ng Diyos ay pangangailangan ko bilang isang makasalanan. At dapat merong pag-amin na ikaw ay makasalanan. At pag sinabi mo ikay makasalanan, mayroong pag-amin anong kasalanan mo. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung nakikita natin lahat ang pagkakamali ng ating kapwa, pero hindi natin makita ang sarili nating pagkukulang. You have to understand that Advent
is much, much, much bigger than Christmas. Because after Christmas, Advent continue to come. Advent continue to come. Pero sa taong ito, mayroong twist na hari nawa hindi ka lulungkot o hindi ka tatakot ng marami. Ano yun? Ano yun? Dahil tayo ay tumatanda, umiiksi na ang buhay natin. Kailangan mong tanggapin yun, di po ba, anak? Kung ayaw niyong tanggapin yun noon, tanggapin niyo na ngayon. Na hindi na tayo kasing bata dati, hindi na tayo kasing lusog, at sabi nga kanina ni Doc, nagkape ako. Kasi ayaw kong kunin ako ni Lord habang may misa. Di ba? Bakit? Kasi ang panalangin natin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog, di ba? No? Ayong iba sa atin, kung kailan misa, saka natutulog, di po ba? Kaya kinukuha ni Lord para answered prayer, di po ba? No? Maganda yun eh. You do not know when it will come, as the gospel has said. How you wish the coming of God is the time you prepared for Him. How we wish. Alam niyo naman itong kwentong ito, di po ba? Na kung saan ang aking yumaong formator, si Father Ben Carlos, hindi sumama sa breakfast at nang pinuntahan, pagbukas ng pinto, bihis na bihis. At sabi ko sa kanya, hindi ho namin alam na may lakad kayo. Saan kayo pupunta? Sabi niya, wala. Ay, ba't kayo bihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. Ayun o ngayon, nagbihis na ako. Para ano? Kung mamatay man daw, maayos ang damit, di ba ba? Ay, patay na, di ba? Hindi yung gulagulanit ang damit kasi ang pinakamasarpang tulog yung gulagulanit. Hindi po ba? No? Can you imagine nung na-stroke ako at kinukwento ko na alam mo ba pinakamahirap doon sa na-stroke ka? Yung sasabihin sa'yo ng nurse, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Pero Father, magdadiaper tayo. Yun ang pinakamahirap. Ang alin? Yung merong magtatanggal ng iyong pantalon. Diba? Hindi mo mapigil. Hindi mo masabi, wag! Wag! Diba? Merong magtatanggal. Ano po? At hindi mo alam kung sino ang laman ng alin? Ng emergency room. Hindi mo alam kung sino mga nanonood. Di po ba, no? Ay, naduduling ako pag binuksan ko ang mata. So, hindi ko sila kita kung sino sila, di ba? Hari nawa. Walang nagsisimba dito sa Greenbelt. Para, di ba, no? Mahirap yung gano'n, di po ba, no? Nagmimisa ka. Merong taong may merong lakas ng loob na magsabing, ay, nakita ko na yan. Di ba? Mahirap. You do not know how God will humble you. You do not know how you wish. You know it. Kaya nga ang tanong ng mga pare, bago ang brief mo? Ha? Kailangan bago ang brief? Diba? Mahirap na. Baka pag bago, laging may stroke, no? Ang hirap nung ganun, di po ba, anak? Ha? You do not know. Stay awake. Pag sinabing stay awake, hindi lang yung gising, kundi handa. Handa. Mga minamahal na mga kapatid, ano yung mahirap tanggapin?
tumatanda na tayo. Alam natin bilang ng ating mga araw. Ibig sabihin nun, bilang na ang Pasko. Hello? Ibig sabihin nun, kung bilang na ang ating mga araw, if our days are numbered, it means our Christmases are also numbered. Do you accept it? What kind of preparation you are doing? Kung hindi man ikaw, ang iyong matandang magulang. Kung hindi man ang iyong matandang magulang, ang iyong matandang kapatid, di po ba? Hindi natin alam. Dahil, ibig sabihin ba ng matanda una? Hindi naman. Hindi naman lahat ng matatanda unang nawawala, di po ba? No? Hindi natin alam. Palagi ko itong sinasabi. Yung magdesisyon kailan ka matutulog, iyo yun. Paano ka matutulog? Iyo yun. Saan ka matutulog? Iyo yun. Pero yung magising, hindi iyo. Tonight, I would like you to really ask yourself, how much of the things I do part of preparing myself in meeting God? You have to accept that the Advent we are celebrating now is not the waiting of a Savior who will be born in the manger. Hindi na yun ang Advent ngayon, di po ba? Ang Advent ngayon ay ano? Second coming. Second coming ng Advent. Merong excitement pag pinag-usapan natin ang Advent na pagdating ng manunubos. Merong excitement, di ba? No? Yung bang pagdating baby Jesus. Ano sabi natin? Cute-cute. Di ba? No? Pero yung inantay natin na yun, the first Advent, namatay na yun eh. At nabuhay na magmuli. Ang Advent na inaantay natin ngayon ay second coming. Ibang pakiramdam nun. Di po ba? Ibang pakiramdam nun. At yun ang ating pagninilayan. Ang pagninilayan natin ay hindi yung pagdating ng isang ninyo, kundi ng isang hari. Ng isang hari na kung saan tayo ay mananagot. Kaya nga ang mga pagbasa, may pag-amin, mayroong paghingi ng biyaya. Sa pangalawang pagbasa, anong meron? Na alam kong hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko ang Diyos. Kaya nga ang Ebanghelyo, ay ano, sana ang pagdating ng Diyos ay yung ako ay handa. Ako ay handa. Palagi ko itong sinasabi lately. Ang alin? May mga tao kagabi nagplano kung ano ang gagawin ngayon. May mga tao kagabi nagplano kung anong gagawin ngayon. Pero hindi na sila nagising. Nagplano sila. Naghanda sila. Pero hindi sila nagising. Di po ba? Hindi na nagising. At may mga tao kaninang umaga nagplano para sa gabing ito pero hindi nakarating.
Hindi mo pwedeng sabing hindi sila naghanda. Hindi mo pwedeng sabing hindi sila nagplano. Kailangan mo lang tanggapin na wala tayong kapangyarihan. We are not in control outside of ourselves. My dear friends, my brothers and sisters, stay awake. Prepare. Ang reading kaninang umaga ay ano? Avoid drunkenness. Hindi ikaw ay lasing sa alak. Kasi hindi lang naman alak ang nakakalasing, di po ba? Minsan, pag ikaw ay makapangyarihan, nalalasing ka. Pag ikaw ay masyadong masaya, nalalasing ka. Pag ikaw ay palaging busog, mas lasing ka, di po ba? When things are right and okay, we become drowsy. Lasing. Wake up. Nung ako po'y na-stroke, last year, September 17 to be exact, 2 days before my sacerdotal anniversary, nagplano ako para sacerdotal anniversary. Nagplano ako. May pilgrimage pa sa Mexico. Nagplano ako. Hindi mo pwede sabihin hindi ka nagplano. Nagplano ka. Nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, papunta sa Mega Mall ng alas 5, kasi may kainan, may birthday, at 5:15, I was totally paralyzed. Ang tasabi nila, anong naramdaman mo bago yung stroke? Wala. Wala. How I wish meron. Di po ba? Sana nagparamdam. Wala eh. Meron kang magandang blood test 3 weeks before. Ano sabi ng doktor? You're so healthy. Oh. Kaya hindi na ako naniniwala sa blood test. Di ba? May mga bagay na hindi nakikita sa blood test. Ako po ninyo. But I'm trying to say, you do not know. That's why when we are called to prepare, you don't prepare for tomorrow. You prepare every moment. Every moment. As I have said, when you worry too much, you think of tomorrow. When you are sad, you think of yesterday. But what you can do is to simply work on your today. On your today. Palagi ko ngayon itong nababasa. Think that your mass is the first mass, the last mass, the only mass. Ganun na ngayon ako. Nawala na yung confidence ko na bukas, sa susunod na araw, hindi naman ako natatakot. Pero tanggap ko na hindi ko nahawak yun. Kaya pag sinabing, Father, baka naman pwede kang magkasal. Kailan po yan? Sa 2025. Ay, naku. Baka patay na ako na. Si Father naman. Diba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Nagbibiroan kami kahapon. Oo naman, diba? No? Si Padre Suarez, habang nagte-tennis. Sino ba naman nakakaisip na habang nagte-tennis ka, patay, di po ba, ano? Si Bishop Air Enrique, nagba-basketball. Di ba? Patay.
dead on arrival. Si Father Venus, nagpipilgrimage, patay, di ba? So, hindi mo pwede sabihin, ay, hindi na ako magbabasketball. Ay, hindi na ako magte-tennis. Ay, hindi na ako magpipilgrimage. Oh, maraming malungkot, no? Di ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Kaya nga sabi ni Father Jim Perry, sabi niya, I pray that God, when God will take me, He will take me with my boots on. Ano ibig sabihin nun? Sana kunin ako ng Diyos na ako ay maayos na ginagawa ang aking pagkapari. Hari nawa habang nagmimisa. Di ba ang ganda na ano? Pagtaas mo ng chalice. Di ba ang ganda, no? Oh, so, wow. Buti pa si Father. Yung pag, ay, ay, ganda naman. Di ba? Di ba ganun yun? O habang nangungumunyon ka, the body of Christ. Amen. Ah, maganda rin yun, di ba? Ano? Mamaya. Di ba? Ano? Anong drama ang gusto ninyo? Di ba? You do not know. You do not know. The late Archbishop Oscar Cruz, alam niyang siya'y may sakit na. Anong kabilin-bilina niya kay Bishop Sok? Pag ako'y namatay, wag na wag akong may make-upan. Yun ang kanyang bilin eh. Ayaw na ayaw niyang siya'y lalagyan ng make-up pag namatay. Diba? Ang biro ni Bishop Sok, di nyo na alam yun. Diba, anak? Pero namatay siya ng COVID. Ay, di walang make-up. Abo na lang eh. Diba? You do not know. I hope you're getting my point. Ako nga po ninyo. Pag sinabi mong, sana pag namatay ako, katabi ka. Di ba, ano? Na-imagine mo yon? Sasabihin sa'yo ng asawa mo, sana pag namatay ako, katabi ka. How? Di ba? Natatawa si Joy, oh. Di ba? Ah, Rene, ano? Ah, sino sa inyo? Di ba? Ano? Ay, patayin na. Di ba? Hindi mo alam. Si Father naman, grabe naman ito. Pero yun ang pagbasa. The waiting we are doing now is not the waiting of the baby, but the waiting of the Messiah who will come to judge the living and the dead. My dear friends, my brothers and sisters, and this is the grace we would like to ask in tonight's Advent recollection, that God will reveal to me, will reveal to me areas in my life that I really need to work on, that I need to work on. My dear friends, my brothers and sisters, it will come. Nobody knows when, nobody knows how, but it will come. That's why when we talk about Advent, we simply don't talk about waiting. We also talk about becoming. Amen. Going back to what I've said, parang morbid, no? Pero yun talaga ang katotohanan eh. Pag sinabing, sana katabi kita pag ako'y pumanaw, di ba? Ang yumaong si Father Ben, ako kasi ang nagbantay doon eh. Ang lakas nung maghilik.
naiinis ka kasi sobrang lakas maghilik. Ano po? Pero, pag tumigil siyang maghilik, ninenervyos ako, baka patayin na, di ba, no? Ha? Yung asawa mo, lakas maghilik, biglang tumigil, di ba, no? Ha? May kilala ko, lakas maghilik, eh, diba? Nagsasalita pa pagkamisan, di ba, no? Eh, pag tumigil, no? Baka hindi na nahinga, di ba, no? Baka hindi na nahinga. Ha? Kaya, buti na lang, naghihilik pa, alam mo buhay pa, eh, di po ba, no? Nobody knows. Forgive me. Pero yung unbent na ito, parang masyado akong madamdamin. Ano po? Even though I pray that I will have another 25 years in my priesthood, I begin to accept, if it will come, it is only by the grace of God. If it will come. Of course, I asked. Of course, I asked. Alam niyo namang may aso ako. Mas malakas maghilik sa akin. Diba? Tinabi ko na yun. Tinabi ko na para pag malakas ang hilik, tinatapik ko. Hush, shush. Grabe. Ako na naaabala. Diba, no? At pag ako malakas maghilik, magigising ako. Nasa mukha ako yung nakagano'n, no? Grabe. Matanda na ako. This is the advent I'm now waiting. And hopefully you know, where are you in this advent? The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Before we sing the final song, let us bless the food we are about to partake. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. We thank the seminarians of Holy Apostle Senior Seminary. Ano po? Ha? Seminarista pala ho yan. Mukha lang matanda. Ano po? Mga seminarista. Ano po? And we thank Laypores at again so prepare the place and the food that we will be partaking tonight. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.